Si Berwin ay hinatak muna natin sa kanyang pagluluto, sa kanyang honey dog stall. So paano naka-apekto sa iyo yung pandemya? Alam mo, Jay, bago pa naman mag-pandemic, tinamaan na ako eh. Dumating ba sa point na anong posibleng wala mangyari? Wala na, Jay. Wala na. Patay na ako ngayon. Napakahirap. So kung kami... Hindi ko na kinaya. Alam mo yun, yung laos ka na, tapos pinag-uusapan ka pa. Ayan din o po, naamin yung daliri ko. Papatakot tayo ngayon sa taas kay Berwin Lily. Dahil meron siyang corn dog, yung kanyang bagong negosyo. At para supportahan din natin dito sa Octagon Fashion Street. Hi! Ayan o, si Berwin, no? Hi guys! Ano, actor ka ba ngayon? I miss you! Oh. Issue daw siya ngayon, issue! So personally, si Berwin ang nag-ano? Yes. Kailan to nagsimula rito, Berwin? Dito? Bago lang. 6 days pa lang. Pero nag-start tayo online. Ah, talaga? Online, September. Wow. So ano to? Tuloy-tuloy na. Mukha. Mukhang tuloy-tuloy na. Okay bang negosyo na corny doggy? Well, okay naman. Sa panahon ngayon, ang laging dialogue kesa wala eh. Diba? Kesa wala. So, lahat nagsusurvive, lahat lumalaban. Kesa wala, okay to. And tama. Naniniwala ako, masarap yung produkto eh. So, laban. So, ano ka na dito? Supplier ka na rin? Supplier ka naman ganyan kung merong gusto magtinda sa iba? Pwede, pwede. Usually, ang ginagawa namin doon, frozen. Yung frozen corn dog. Pero, ang in demand ngayon na inquiry is yung franchise. So, yung franchising. Maraming nag-inquire doon, kaya lang siya siyempre, kailangan pag-aralan muna mabuti, hindi naman agad-agad doon. So, original concept mo ito? Original, original. Sarap dito. Bilog na siya, no? Yes, yes. So, magkano isang ganyan? Actually, tatlo siya, 99 pesos lang. Tatlo na. Kasi pag bumili ka ng cheese lang, 59 yun. Tatlo, cheese pack. Pag bumili ka lang ng mini corn dog, 69 yun. So, eto, kinumbay mo na, nakasave ka ng more than 20 pesos. 99 pesos lang. So, yun din, papakain na sa atin ni Berwin yung deep editing niya. Sorry, papakain na ni Berwin yung kanyang hotdog. Yan. Ano to, 99? 99 lang to, nakakaloka. Yes. Tsaka, malalaki siya. Ay, ang sarap! Wala pa eh. Sauce cup. Para kung gusto mo ng mustard. Mm-hmm. Sarap. Wala pa tong dip. Cheese yan. Eh, mustard yan. Mas masarap yung cheese sa ano. Mm-hmm. So, si Berwin ay hinatak muna natin sa kanyang pagluluto, sa kanyang honey dog stall dito sa Octagon na Fashion Strip sa Taytay, Tiangge. Ayan, oo. Berwin, kung busy ka ba sa iyong career, maiisip mo to? Hindi. Of course, hindi ko maiisip to. Kasi, syempre number one, marami akong ginagawa. Number two, kumikita ako ng maganda. And I think yun yung malaking factor, yung pagkita ng maganda o malaki sa maliit lang kumpara sa ngayon. So paano naka-apekto sa iyo yung ano, yung pandemya? Alam mo, financially o economic wise? Alam mo, Jay, bago pa naman mag-pandemic, tinamaan na ako eh. Diba? Ibig sabihin, bago pa mag-pandemic, hindi na rin naman ako nabibigyan ng chance sa TV, 'di ba? Uli natin 'yon, home sweet 'yon, matagal na 'yon, 'di ba? And itong pandemic, ito yung pinakamabigat. Number one, yung mga ibang events na racket natin, talagang nawala rin, di ba? So, ang medyo tinitignan ko na lang na magandang
perspective is hindi lang ako yung dumaan sa problema, hindi lang ako yung dumaan sa... Hindi lang ikaw yung nag-iisa. Hindi lang ako nag-iisa na naapektuhan. In fact, marami pang iba, di ba? Okay. So, ano yung mga bayarin mo noon na medyo hagilap ka ngayon? Kasi maraming artista yung ganun ha, ngayon ha. Ikaw ba ganun, nagahagilap dahil hindi ka nakapaghanda or kapos talaga? Actually, ang unang step kasi talaga is magahagilap ka. I think, nakabili ako ng bahay. Before pandemic, nakabili ako ng bahay. And then, hindi pa man nagpa-pandemic, alam mo naman yun, di ba? Tumakbo akong konsyal dito sa Taytay. Hindi rin naman... Pinalad, di ba? So, at first, magahagilap ka. Pero kapag wala ka ng ibang aasahan dito, walang industriya, walang trabaho, hindi ka nanalo, di ba? So, wala kang ibang kakapitan, kundi ang Diyos. So, after mo maghagilap, after mo mamblema sa mga bayarin, next is you surrender. Yun yung mahirap eh. Masarap pakinggan, pero mahirap gawin. Yung surrender in a sense na kahit hindi mo matanggap na ibenta mo yung bahay mo, bibenta mo eh. Binenta mo ang bahay mo? Binenta namin yung bahay namin. One thing kasi wala kaming pambayad. Kesa marimata ng bangko, binenta ko. Pero may nakuha ka naman nung binenta mo? Yeah. Awa ng Diyos. Nakabili ka ng bahay? Yeah, nakakuha ko. And then, hindi na kinaya yun para makabili ako ng bahay. So, nagre-rent na lang kami ngayon. And on the other side of the story, nagre-rent kami, pero hindi na kami masyado nagahagilap. Nakuha mo yan, yung ganong blessing. Na, kumbaga, dati stress na stress ka, ngayon, when you surrender everything sa Diyos, tanggap mo yung sitwasyon. Na hindi ka nangarag, nagahabol sa bayarin mo, kasi wala ka ng malaking babayaran. Kasi nangungupahan ka na lang. Not like yung bahay na malaki, naka-loan yun eh. Malaki talagang halaga. So pag tinitingnan mo yung mga mag-iina mo, Berwin, na dati may bahay tayong sarili, ngayon umuupa, ano yun, naiiyak ka na... Well, syempre, lalo kami ni Lara, dream house namin yun. Nung ginagawa yun, kasama ko yung mga anak ko, designing the house, lahat yun. So, nakita nun. Syempre, masakit yun. Kaya lang, alam mo, G, hindi mababayaran yung blessing na spiritual na nanggagaling sa Diyos. Eh. Laging doon na lang ako kumakapit. Kumakapit ka doon, oo. Kasi dito, lagi ko sinasabi sa akin, people will disappoint you, but God never will. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Kahit wala kang pera, magkakaroon ka pa rin ng kasiyahan. And sobrang happy ako kasi yung asawa ko, nagmamahalan kami, di ba? Hindi kami nagkakaroon ng malaking problema. Yung mga anak ko, okay din. Kahit nawalan kami ng malaking bahay, pero kung alam namin kung saan kami papunta at yung direction na pwede namin tignan na mas maganda kesa sa problema, mas nagiging okay, nagiging magaang yung buhay. Dumating ba sa point na siguro kung hindi ako nakakapit sa kanya, anong posibleng mangyari? Wala na, G. Wala na. Patay na ako ngayon. Hiwalay na kami mag-asawa. Kasi it's a process eh. It's not an easy path or it's not an easy way na dadaanan mo. Sabi nga nila, life is a marathon. It's not a sprint. Na gusto mo shortcut eh. No way. It's a marathon. Napakahirap. So kung kami... Alam mo, G, kung wala kami kay Lord ngayon, wala. Patay na ako, hindi ko na kinaya. Alam mo yun, yung laos ka na, tapos pinag-uusapan ka pa. Ganun eh. But you know, sa awa ng Diyos, kapag lumapit ka sa Diyos, hindi kalungkutan yung ibibigay niya sa'yo. Ako, naiiyak ako, of course. It's human nature na nalulungkot ako from the past. But where I am right now, it's really a big blessing compared to others. Even seeing my family, my kids growing up, napapagraduate ko, napapaaral ko sila sa maayos, sa hirap, sa tiyaga. Naguhugas ako, nagbebenta ako, nagluluto ako. May mga permit ako, legal lahat, alam ng Diyos. Kaya hindi nagkulang ang Panginoon sa akin. So, isa sa regret mo, yung pagtakbo. Ano, G? Yung pagtakbo mo sa politika. Hindi rin eh.
hindi ko masasabing regret. Siguro, iba yung magiging pananaw ko kung nanalo ko. Siguro, mas regular yung sweldo ko. Nagsisilbi nga ako, nakakatulong nga ako. Pero meron akong regular income, di ba? Bilang politician, may sweldo ko kahit maliit. Nung natalo kasi ako, wala eh. Bakit ko hindi siya regret? Kasi in the first place, nung tumakbo ko, alam ko na nakakapit ako sa Diyos. So kung sa Diyos ka kumakapit, kahit saan ka dali ng Diyos, hindi ka dapat mangamba. Kung diyan kanya pinadadaan sa dilim, may dahilan yan kung bakit kanya diyan dinadaan sa dilim. Bakit? Kasi sa dilim mo makikita yung liwanag. Diba? Sa totoo lang, konti, nalungkot ako, natalo ako, isipin mo. Walo lang ang kukunin, pang siyam ako. Diba? Parang, and come to think of it, ang dami kong mga kasamahan na mas kilala dito, ang layo. Kumbaga, dami pa rin nagmahal sa akin. It so happened na hindi pinayagan ng Diyos na maupo ako doon. Mas gusto niya, magluto ka, ako magbibigay sa'yo ng trabaho, ako magbibigay sa'yo ng pangangailangan mo. Ang luha mo ngayon, Berwin, ay luha yan ng pagod, struggle mo ngayon, hirap mo, o mas hirap ngayon ang buhay, or luha yan ng kagalakan dahil yung pananalig mo sa Panginoon. Alam mo, G, pareho. Pareho. Why? Kasi habang nabubuhay ka sa mundo, tao ka, may emosyon ka, natatakot ka, nag-aalala ka. Kahit may Diyos ka pa, kahit mataas ang pananampalataya mo, may emosyon tayo eh. Kaya lang, ito hindi paglulugmok. Ito yung hindi pagmamakaawa sa kung ano pa man sitwasyon ko ngayon. Pareho ito. Ito'y may halo ng kalungkutan dahil sa pinagdadaanan ko, pero ako'y nagagalak. Masaya ako kung nasan ako ngayon. Bakit? Kasi ganun kabuhay ang Diyos. Kaya alam mo, sikreto ko, pag tinignan ko kung yung pinagdaanan ko nun, kung pinabayaan ba ako ng Diyos o hindi, kumpara sa iba. Secret, I always count my blessing. I always count my blessing. Lagi mo sinasabi yan, si every gising is a blessing. Diba? Ikaw din, ang dami mong pinagdaanan. Pero, kumpara sa iba, ne kailan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Yung iba, namatay ang mga pamilya nila, yung mga kakilala natin, nagkasakit, wala na ngayon. Pero tayo nandito. What more can I ask for? Yes, nalulungkot ako. Yes, mahirap ang buhay. Pero masaya ako. Kasi, lahat to sa kanya. Sa panahon ngayon, Berwin, mas nakilala mo ba ngayon ang mga tunay mong kaibigan? Kasi G, hindi lang ngayon eh. Noon pa man. Alam mo naman, 20, more than 20 years na rin ako sa industriya, di ba? Alam mo yan kung saan ako nag-umpisa. Andun pa rin naman yung mga kaibigan kong masasabi at matuturing, lalo na. Eh, sa showbiz naman kasi, madalas kaibigan mo lang talaga sila sa trabaho eh. Hindi naman talaga pati sa labas, di ba? Pili lang naman yon. Pero yung mga kaibigan ko, like sila Mayor Richard Gomez, sila John Estrada, you know, once in a while, nagkakamustahan, gano'n. Okay yung mga yun, walang problema. Hindi ka ba humingi ng tulong sa mga alam mong malapit na kaibigan? Alam mo, hindi, G. Siguro, kung... Actually, marami nagsasabi nun. Ba't di ka mangutang? Ba't di ka humingi ng pandiskarte? Ba't hindi ka humingi ng tulong? Alam mo, alam ko naman hindi nila ako hindian. Pero siguro, mas maganda na ayusin ko muna yung sarili ko sa harapan ng Diyos. Siguro, magtrabaho muna ako. Kasi nung nakita naman nila noon, nung nagka-problema ako at nakabangon ako ulit because of other business. Alam mo yun, in sports organizing, di ba? Tagal ko wala sa industriya, pero naging successful yun. Nakita rin nila, nakausap ko rin sila kung ano yung support na kailangan ko. Binibigay din nila. At least, hindi ba? So, sa ngayon, Berwin, ikaw, yung honestly, nararamdaman mo ba yung hirap, yung pagod mo, yung pawis mo, kapag ikaw ay nagluluto ng corny dog mo, yung produkto mo, na kumpara dun sa mas malaking kita na minamani mo lang yung pag-arte. Pag nagluluto ka ba, nararamdaman mo yung, oh, nakakapagod pala dito. Alam mo, oh, G, nararamdaman ko yun. Pero hindi ako dun, hindi na ako nalulungkot dun eh. Kasi alam mo, problema, sa akin, nung malaki yung kinikita ko, nabubulag ako eh. Kaya naman nandito ako ngayon eh. Alam ng Diyos na hindi ko kaya yung tanyag. Alam ng Diyos na maliligaw ako pag marami akong pera. Kaya naiiyak ako, hindi dahil sa napapagod ako. Naiiyak ako every time kausap ko ang Diyos. Kasi dyan sa mga mahihirap na sitwasyon, dyan mo mas mararamdaman ang presensya ng Diyos. Bakit? Kasi kapag mayaman ka, marami kang alalay, marami kang pera, hindi mo intindihin bayarin mo, halos hindi mo siya maramdaman. Kasi nasa iyo na lahat. Yes, may ritual ka. Yes, may religion kang ginagawa. Pero kulang, nakukulangan ako. Nung panahon na buhay yung budget ko. Pero nung ngayon na pinaghihirapan ko at dinadalangin ko sa kanya lahat ng pangangailangan ko, kung kailan ako mahina, dun ako nagiging malakas.
dahil sa kanya. Alam mo, makikita ko yung pamilya ko. Alam mo, grabe si God. Hindi ako nag-aartista, pero yung saya namin, yung budget, yung food, yung contentment, yung monthly income, happy kami kahit maliit. At yun ang realization mo ngayong pandemya? Yes. Exactly. Yun ang realization ko. I mean, ano ba bang hihingin ko, di ba? Wala nga akong taping, wala nga ako sa industriya. May trabaho ko. Saka kumikilos ka. Masarap tong quarantine, di ba? Alam mo, mahirap ipagmalaki yung bagay kapag hindi kaaya-aya o hindi okay. Eh. Di ba? O kaya scam yan or whatsoever. Kaya lang, legal, masarap yung pagkain. Tsaka laging may paraan ng Diyos. Tingnan mo ngayon, ikaw nakakonsentrate ngayon sa business mo. Yung iba nga. Alam mo, nakakalungkot. Marami tayong kaibigan. Marami yung kaibigan. Bilyonaryo. Naging milyonaryo. Pero milyonaryo pa rin, ha? Nalungkot. Na-depress. Can you imagine? Hindi sila sanay, eh. Alam mo yung ang taas ng standard of living mo, nawalan ka ng negosyo, nawalan ka ng project sa pag-artista at saka pelikula, pero na-depress, nalungkot, naligaw. Siguro yun yung parang, bakit ganun, di ba? Samantalang ang dami mo pa naman kumpara sa iba. Yun yung mahirap sa mundo, G, eh. Pagka umover na tayo sa yaman at hindi mo na ma-accept yung pagbaba sa buhay. Mag-aartista pa ba si Berwin? Bakit hindi? Actually, may mga offer. Kaya lang lock-in. Gusto mo ba mag-lock-in 3 weeks? Hindi mo makikita yung pamilya mo. Exactly. May mga tapos offer. Tapos ilang lock-in, di ba? Ilang araw ka lang gagamitin. So, yun lang ang bayad. Actually, di ba, meron niya. Kaya lock-in taping. So, sabi ko, hindi mo kinakaya? Hindi. Actually, malabo. Unless mag-guarantee naman nila na talagang 3 araw ka lang, di ba? O kaya taping ka lang doon. Kaya lang, hindi naman ganun, eh. Hindi ko maiiwan yung taytayenos, hindi ko maiiwan yung mga customer ko na hindi makakain ng corny doggy, di ba? Tuloy-tuloy na to, Berwin. Magano ka na? Magbubukas ka na ng franchising nito? Well, God willing, dokumento lang naman yan, tsaka mga permits, eh. So, sobrang maraming interesan. Tatakbo pa ba si Berwin next year? Sa ngayon, hindi ko masabi yan. Maraming opportunity, maraming nagsasabi pa rin sa akin, pero I cannot say no. But as of this moment, alam ng Diyos kung ano yung tamang desisyon. Okay. Sino yung artista na hinding-hindi mo makakalimutan na through thick and thin ay ramdam na ramdam mo? Si Bayani. Bayani at Bayani. Bakit? Hindi ko alam, pero si Bayani, kahit kailan di ako inindian. Pare, hindi ako humingi ng pera dyan, ha? Hindi rin naman nagbigay ng pera yan. It's not about the money. But every time I ask Bayani, pare, matulong naman ako. Video greeting naman. Kagad yan. Walang sabi-sabi. Pare, may produkto akong binibenta. Pa-endorse naman, patulong naman ako. Pare, pwede ba akong pumunta dyan? Dalang kita nito, pa-picture naman. Kahit kailan, walang dalawang isip. Walang hindi sa akin si Bayani at Bayani. Meron pang iba, pero si Bayani yung consistent na tumutulong sa amin. To support, everything, even sa election. Tampo sa artista. Tampo? I think wala naman, to be honest. Siguro yung tampo na may puso, alam ni Jan yun. Si Jan Estrada. Jan Estrada. Kasi, ano yung tampo na may puso na sinasabi mo? Eh, kay Jan ako nag-umpisa, eh. Alam mo yun, I know, diba? I know. Nag-PAPA ka. Siyempre, nagkaroon ako ng chance, sariling buhay, nagkahiwalay kami. Siyempre, nagkaroon ng mga miscommunication, di ba? May mga tampuhan, and then nagkita kami ulit. And then, para nagkainisan ulit. Alam mo yung tampo ng para magkapatid. Ganun kasi ako trinato ni Jan Estrada. So, up to this very moment, hindi kami masyado nag-uusap. Mas nakakausap ko pa si Mayor Goma. Hindi kayo masyado nag-uusap kasi may animosity na, meron ng, parang meron na kayong wall? Hindi ko masabing wall, pero siguro wala lang pagkakataon. Ah, okay. So, ngayon, medyo na ano ko, kasi mababawluha mo, no, Berwin? Kasi ang dami kong pinagdaanan, G, bago pa ako mag-artista. Hanggang sa nung nag-aartista ako, alam mo yun. Sa industriya, sa family, hanggang sa family ko ngayon, sa asawa ko, ang dami namin naging problema. Kaya nga, eto grace to ni God. Eto yung grasya niya na lang. Kasi kung wala siya, wala na ako. So ayan, supportahan po natin si Berwin sa kanyang bagong pakikipagsapalaran sa negosyo ng pag-hotdog. Ayan.
So pwede silang kumonta sa Instagram, sa Facebook, no? Open din siya for supplier ka din. Pwede ka mag-supply. Siya pwede mag-supply, mag-distribute. Yeah. Ayan, okay. Berwin, thank you so much, ha? Thank you, G. Alam ko, someday, ang luha mo na yan ay luha ng lalo pang kagalakan dahil sa tagumpay mo sa negosyo. Meron naman ganun, di ba, yung Diyos, biglang dito ka dadalhin. Yung pala kasi magtatagumpay ka dito. Pwedeng doon ka dinala kasi nadapa ka. At doon ka rin babangon. Alam mo, G, yung isa rin lagi kong tinatandaan, God's no is not a rejection. It's a redirection. Hindi ka tinatanggihan ng Diyos. Iniiwas ka lang niya sa hindi maganda. Dinadala ka lang niya sa mas maganda. Kahit mahirap, G, ang buhay, ang dulo niyan maganda. Hindi lahat ng magaang na buhay, ang dulo maganda rin. Hindi ganun. Hindi rin naman lahat. Kaya lang, napakaganda na tignan natin at hindi tayo magtampo sa Diyos at magalit sa mundo kapag hindi natin nakukuha yung gusto natin. So, God's no is not a rejection. It's a redirection. Ano ang ipinangako mo sa Diyos na hindi mo na uulitin o hindi mo na babalikan? Yung dati ko ugali. Alam mo, pag lumapit ka sa Diyos, hanggat maaari, gusto mo magkaroon ka talaga ng pagbabago. Hindi ka naman magiging perfecto. We are all work in progress, ika nga, di ba? So, one step at a time. Yung pagiging lasenggo ko noon, alam mo yon. Kasal ni Goma, kasal ni Mulak, ako sikat dyan. Pagiging babaero ko noon, shabu, lahat yan dinaanan ko. Lahat ng klaseng, you know, sexual immorality, lahat yan dinaanan ko. No way I can U-turn again to those kind of sins. No way. Oh. Kaya naman si Berwin ay nagiging boses ka ng mga grupo kapag ikaw ay naiimbitahan, ano? O dahil speaker din tong si, ano, pastor ka na ba? Hindi. Pero nag-motivational talk. Oo, yan. Yun naman maganda kay Berwin. At sana isa sa mga araw na to, makapunta ko dun sa iyong speaking engagement para marinig ko yung iyong karanasan sa buhay, iyong mga pagpapala rin ng Panginoon. Maraming salamat, Berwin, ha. Huwag niyo pong kakalimutan ang corny dog. Corny, yes. Doggy. Corny doggy na hindi naman porky ganito yung laki, eh ganun din kay Berwin. Hindi po. Mas maliit po dito. Charot. Oh, GDS! Nag-iisang ko, GDS. Correct, diba? Ayan. Berwin, alam ko niyayakap ka ng Panginoon. Gusto rin kitang yakapin, pero alam mo na, dito lang tayo. Salamat. Ayan. Lagi po natin tatandaan na laging merong Panginoon. Ramdamin mo lang siya. Papasukin mo lang siya. So, Berwin, ang iyong YouTube channel. Yes, maraming salamat po. Actually, medyo matagal na yung huli kong upload. YouTube channel, Berwin Mailey. So, sa start natin, actually, meron akong dalawang episode. So, yun yung fall, yung mga naging problema ko, nabuo ko na yun. It's a series. So, after po nun, check out again. Subscribe, YouTube channel, Berwin Mailey. Kasi eto na yung susunod. Eto na yun, yung mga corny doggy days, yung mga struggles. Oo, ayan. At ito po si OG Diaz. Huwag niyo pong kalilimutan ang iba ko pang channel. OG Diaz Showbiz Update. At OG Diaz personal na to. Siyempre, ha, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ito at mag-comment naman kayo kung nagustuhan niyo ang aming panayam kay Berwin Mailey. Ayan. Maraming salamat po. Ito po yung likod ulit. Papa, what's it, OG Diaz? So, lagi magsasabi at ipapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo sa inyong umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo'y kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. Bye!